Oh, ano nangyari naman sa trabaho mo? Nabalitaan mo rin pala. Anong nabalitaan ko? Na napatalsik ako. Ha? Tanggal ako sa trabaho. Isang buwan ka pa lang, ha? Hello, boss? Paul, isang linggo ka nang hindi pumapasok. You're fired. Ha? Hello, coach. Hello, Paul. Coach, kamusta ka po? Mabuti kanina nung tumawag ka, medyo sumama. O ano, anong balita sa'yo? Ba, coach, okay ako. Ma, isang buwan ng okay. Isang buwan. Oh, ano nangyari naman sa trabaho mo? Nabalitaan mo rin pala. Anong nabalitaan ko? Na napatalsik ako. Ha? Tanggal ako sa trabaho. Isang buwan ka pa lang, ha? Opo. Kaya katabi sa'yo, isang buwan pa lang ako okay. Ano ba? Anong plano mo ngayon? Eto, kontento naman po ako sa bahay lang. May padala naman po sa akin magulang ko kada buwan. Buti na tong walang trabaho, at least hindi pagod. What? Grabe ka. Ang labo naman yan. Ano bang paniniwala na ano, hindi bali na ika nga eh walang trabaho pero di ka naman pagod. Eh ano bang nangyayari sa ganung klase? Imagine mo, pag wala kang trabaho, wala kang kikitain. Pag wala kang kikitain, paano ka magbabayad ng mga bills mo? Ay, kasi po, totoo niyan. Iniwala ko yung girlfriend ko dahil tambay naman yung... Ayoko na! Ha? Ay talagang iiwan ka ng girlfriend mo kung itutuloy mo pagiging tambay mo. Siyempre naman, isipin din naman niya yung future niya, nakasama niya, tambay, di ba? Pag may isang tambay at nagsama pa yung pangalawang tambay, eh pag nanganak kayo, eh di may tatlo ng tambay, di ba? Nag-try naman po ako, coach. When you tried your best, but you don't succeed. Kaya yun, kontento na akong ganito. Ganito na lang talaga ako. Ay, Paul, ito lang tanong ko. Did you really do your best? Parang hindi rin eh. Oo, kaya nga, your best wasn't good enough. So here we are back we were before. Kaya Paul, ito lang sabihin ko po sa iyo. Lalo na kung ikaw medyo tinatambay-tambay mode ka, kailangan maintindihan mo yung tinatawag nating bakit ka naging isang tambay. Dahil ba ikaw ay kontento na sa sitwasyon mo? Or nagiging complacent ka? Or meron kang tinatawag na fear? Ano yung fear? Yung fear of rejection, fear of the failure, fear na mga mag-fail ka. Kaya minsan, dahil ayaw ng tao na masaktan kasi pag nabibigo sila, nasasaktan sila emotionally and mentally. Kaya pinipili na lang maging tambay. Kaya nga mga friendship, ha, pag isang taong tambay, hindi talaga siya tamad. Kadalasan lang siya po ay takot. Kaya huwag ka nang matakot. Whew! Grabe, thank you, coach. I really need to hear that. Akala ko, katapusan na ng mga pangarap ko eh. Alam mo, huwag kang mag-alala. Diba? Dati rin akong tambay. Pero ito nga, naunawaan ko. Never stop believing. Diba? Never stop delaying na i-pursue mo ang iyong dreams. Diba? Mawala ng lahat, wag lang mawalan ng pag-asa. At wag tayong papatalo na tambay now, pulubi later. Tama po kayo, coach. Thank you. Never give up on me. Salamat, coach. Okay, and always, diba? As I always say sa aking mga programa, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Bye-bye. Bye, coach. Grabe talaga motivation ni coach. Kahit ako ipupush niya sa goals niya. Grabe. Life goals. Mula ngayon, mag-a-apply ako ng trabaho. One step to my dream. Closer to... Ha? Oh no. Nakalimutan ko maglaban ng damit. Wala akong may isusot sa pang-apply. No!